Pero nabaliktad nila. Pero given, nakakuha na naman ng Lord, or nakakuha ng Lord dito ang Bren Esports. Next play, Evos, kailangan lang talaga nila. Nasipa ni Doc Ribo! Grabe! Yung Roger! And that's H2 down for 23 seconds! Iba talaga ang ano, iba talaga kapag ka yung chumo is parang kabayo kung may yung vision. Tumitingit. Diretso lang eh. 2020 vision, Chantel! Uh-huh. May conceal, ang conceal pa nga ay nanggaling kay Last. Tita siya lang yung pumunta doon. Grabe. The well doctor, done. Doc Ribo, the doctor is in. And with this, Brenny Sports slowly but surely taking down this tower together with the Lord sa top. Grabe! Grabe, sobrang technical din ni Carl TC mag-Nathan. Napakalayo niya. Ginagamit niya talaga yung kanyang ultimate para hindi makapasok dito yung mga kalaban ng Next Play Evos. Kahit kung siya patayin. Oh no! Sabi ni na Renji, kailangan na ilaban. Do, flowing blood out! Yun na hinahanap ngayon ng NXP. NXP, nakakuha ng isang kill. But Bren Esports, magbaback na lang muna. 5-4. Sabi ng Bren, saglit, nakuha na natin yung mid. Kailangan muna nating tumiwalag. Oh, saglit, huwag muna masyadong mainit. Sabi din ng Bren, kasi gano'n sinabi natin na Next Play Evos dito, pag kumuha sila ng isa-isang kill against Bren, may possibility kasi na makahabol dito si Rene J with the gold. Pero si Doc Ribo na naman, man. Nakakuha ngayon si Carl TC ng kill. Habang nandito pa rin siya ng Rene J sa madang gated. Dalawa na ngayon wala sa NXP, pero ilalaman pa rin doon ni Rene J. Nandun na rin si H with a pounce. Pero H, oh, nako, si LA's pala yun. H2 nandun pala sa madang gilid. Rene J, mapagamit na rin ang flowing blood. Oh, pero super stun. Ang ganda ng eye for an eye for an eye flap. At nako, si H2 na lang ang natira. Grabe yung stun. Ooh. Parang tinamaan ka ng Selena. What was it? Goodness. Nagamit niya yung eye for an eye. Nagamit niya eye for an eye. Tapos yung flowing blood, nakabang na si Carl TZ. Tarang gumawa siya ng maliit na triangle guild dun eh. Carl TZ also 305. NXP ang nasa depensa ngayon. Bren Esports, gusto na ba nilang tapusin ang laban? Hindi pa rin. 9-5, but Bren is dominating right now. Bren is really dominating this game. Nakikita natin how technical they are as a player. Kitang-kita naman kanini kung paano na ginagamit dito yung capabilities ng kanilang mga heroes. Correct chance. Next play, Evos naman, kailangan na nilang maging kalmado dito. Hindi nila kailangan lagi ng pressure yung mga sarili nila kasi gano'n sinabi natin, yung kanilang heroes is scaling. Kapag ka nanggigil sila na magkaroon ng teamfight, kagaya na nangyari dyan kanina sa area na yan, exactly. May tendency talaga na makuha sila from time to time, which is hindi nila kailangan gawin. Exactly. Kailangan lang nilang mag-clear na minion wave and to defend their base. That's it. Patagalin ang laban. Agreed. Kailangan na muna ng NXP ang the ultimate tiis pogi technique. Pogi na lang talaga. Dahil ang Bren ngayon is ready to attack. May late game pa rin si Ren J. Pero yung mga ganito eh, ayan oh. Yung mga bait. Nambibait si Doc Ribo eh. Parang ano eh. Lasty nasa likod. Hinarapan niya sinayawin yun. Sinabayan! Sabay ang pagbigas! Boyfriend! What was iba? Grabe. Oh, hindi ko ma-describe yun. Oh. The V formation. Parang ready na. Mapumasok talaga sila. And imagine yung conceal niya. Walang halong takot eh. Kasi yung conceal niya, nandun talaga sa may loob. Sa loob. Conceal, don't feel. Yun literal. Sabi niya, hindi muna ako hihinga para hindi nila malaman na dito ako manggagaling. Pero dun natin nakikita yung sinasabi ni Lasty na pwede siya maging aggressive. Sobrang aggressive nun. Next level, Bren Esports. Paglo-lord na, by the way. Ang nakikita natin ngayon, ito yung gusto nilang laro eh. Yung minamind games nila, yung kalaban nila. Exactly. NXP ngayon, hoping for another miracle play. Hoping for someone to get that clutch outplay. Pero parang napakahirap, Wolf and Chandel. Parang napakahirap. Tapos speak of mahirap kasi ang one way sana for Next Play Evos na makahabol dito or chance for them na to turn things around is kung nakakontest sila sa Lord na yon. Kasi marami silang divers, they have James, they have the Thumbs and this Alice. Kung nakuha sana nila yon, pwedeng naging iba yung situation na laro. But the Bren Esports, napakabilis kasi kumuha ng objective. Cardis is now 3-0-5. Kakaibang tusok yung binibigay niya dito. Siya na yung nagbabato ng fishball. Hindi na. Fishball na binabato niya. Dati tumutusok siya ng fishball. Ngayon, siya na yung nagbabato. Siya na yung nagbabato. Complete with... siya na yung nagtitinda ngayon. Complete with the malefic roar.
Kompleto with the Malefic Roar. Napakasakit. 305. And 12k ahead ang Bren Esports sa ngayon. Pero maganda kasi ang depensa ng NXP. Ikigame pa to ng Bren Esports. Mukhang eto na nga. Nawala na yung Lord. Pero napakaganda yung Ejector. Para kayawi dito. Eto na ba ang ultimate defense sa side ng NXP? Medyo patuloy na yung nangyari laban. Pero yung mga toldok, yung mga peaceful na pinagbabatubatan ni Carl DC, hindi naging sipa. Sipa ngayon dito. Baka